yung ingredients. Gata, niyog, tapos main ingredients yung corn flour or corn starch. Lalagyan ko siya ng mais. Yung mais, gigilingin ko. Pwede rin hindi nyo gilingin. O kaya i-blender. Depende sa inyo. Pero ako gusto ko kasi ginili. Ang gawa ko konti lang kasi walang kakain eh. Pakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Baja Blanca. Tapos, sugar pa. Nakalimutan ko yung asukal. Lagyan natin ang asukal. Simulan na natin. Ito na yung sweet corn natin. Ito. In-can siya eh. Binili ko. Ready na yan. I-blender ko siya. Para mas okay. Na yung ating sweet corn. Na-blender na siya. Tapos, ang gagawin natin ngayon, yung corn starch or corn flour, tunawin natin dito sa gata or tubig. Depende sa inyo. Konti lang kasi ang gagawin ko dahil walang kakain, sayang lang. Kasi pag hindi mo tinuno ito bago mo ilagay sa lutuan, mamumuo-muo siya. Kaya kailangan tunaw na siya, tunaw na. Hindi direct na ilagay mo doon mamaya para hindi mamuo-muo. Para maganda yung texture mamaya. Dagdagan ko pa ng konti. Ito, pag hindi mo siya kasi hinalo-halo, mamumuo siya. Start ng mamuo-muo. Haluin natin mabuti yung talagang wala nang titirang powder. Okay na siya. Ngayon, tignan na natin kung okay na. Ayan, pwede na. Pwede na natin ilagay ang ating corn starch or corn flour. Pero kailangan, kapag nilagay nyo na yung corn flour, huwag nyong hintuan na halo-haloin. Kasi kapag kuminto kayo sa paghalo nito, hindi maganda. Mamuo-muo siya. Yan, kapag nilagay nyo lang ganyan yung corn flour, tuloy-tuloy dapat yan ang paghalo nyo. Hanggang maluto siya. Hanggang lumapot. Tuloy-tuloy dapat to. Hindi kayo hihinto na maghilo. Ay na maghalo. Namuha, nagkamali tuloy ako. Sorry. Ayan. Halo-halo lang siya hanggang lumapot.
at malutong ating maha blanca. Ang pangtapis natin mamaya dito is yung niyog. Dried siya. Dried ang binili ko. Mas masarap sana kung latik, kaso dito kasi walang fresh na niyog na pwedeng gawing latik. Kinainan yung konti yung apoy. Ito na oh. Tingnan nyo. Kapag kasi hindi nyo ito hinalo-halo, hindi magiging ganyan itsura niya. Mamumuo-muo siya. Malapit nang maluto ang ating maha blanca. Mabilis lang, di ba? Ay, masarap na tayong merienda. Sabi ko, konti lang lulutuin ko, pero nakarami pala. Lutong na. Ang bilis. Ang bilis maluto. Ready na siya. Ito lang aking tapis. Gagawin na natin itong nyog. Dried coconut. Dahil wala tayong gagawing latik. Kaya ito na lang. Pag golden brown na, okay na yan. Ano yung samaha blanca? Maha blanca. Maha blanca. Maha blanca. Ken. Admit. So, tingnan nyo. Pag golden brown na, ilagay natin toppings sa ating maha blanca mamaya. Dried coconut ito kasi wala tayong gagawing latik eh. Masarap din naman siya. Ito, nag-golden brown na siya. Oh. Ayan. Ito, ragay. Golden brown na. Pasensya na kayo at mayroon akong asungot dito, tanong ng tanong. Sabi ko, nagbibideo ako, tanong ng tanong. Ima, wait. Ito na, nag-golden brown na. Pag brown na siya, wag lang yung brown na parang sunog ha. Golden brown lang. Ito. This is my maha blanca. Ito yung style ng paggawa ko ng maha blanca. Ewan ko lang yung iba. Pero para sa akin, ito eh. Ayan. Wow, ang ganda na ng kulay. Ito.
ito lang ating mahablangka, tapos na. Masarap kainin na ganito, pero masarap, mas masarap pag malamig. Kinakain ko ito pag malamig. Nilalagay ko sa ref. Pwede rin kainin yung ganito siya, bagong luto. Para pantay. Marami pa naman. Lagay na natin lahat dyan. Para pumantay. Kasi masarap ito eh. Pag may... Ito na ang ating Maha Blanca finished product. Ito na ating Maha Blanca. Pwede nyo rin gawing business ito. Lalo ngayon, pandemic, di ba? Pang merienda. Magpa-order kayo online sa mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak. Madali lang gawin. Ito. Ang ingredients lang niya is corn flour or corn starch, gata, asukal, tapos mais. Yung toppings pwede rin na no na latik. Latik ng niyog. Ah, kaya yan, dried coconut gawin nyo. Wala kasi dito eh. Tinried nyo lang siya. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood.